So, sa gabing ito ay ating pong pag-uusapan, mga kababayan. Ito pong sinasabi ni PRRD na siya po'y umapila sa cancellation po sa translation sa 2022. Kasi nga po, mga kababayan ko, ay nakikita naman natin itong sa Nazareno, sa translation, makikita natin siya na kung saan ay dagsa at baha talaga ng mga tao kapag hindi po ito i-cancel. At lalong-lalo na ngayon sa ating kapanahunan na meron pong banta pa ng COVID-19, at bukod sa COVID-19 ay meron na namang panibagong Omicron virus, na ito ay isa sa mga dahilan na kung bakit si PRRD ay umapila na i-cancel muna ang translation 2022 sa puo ng Nazareno. Kasi naman, no, ay yan po, no, maglabasan po ang mga deboto kung sakaling matutuloy ang translation. Maglalabasan po yan, mga kababayan ko. So ayan, maganda po yung plano na magkakaroon muna ng anong tawag dyan, cancellation. At bukod pa, inimungkahi din ni PRRD sa kanyang pahayag sa Talk to the Nation or State of the Nation ni PRRD, na huhulihin po ang sinumang lalabas na hindi po bakunado. So, nung nakaraang araw, nung nakaraang video natin, nakaraang gabi, ay ating pong pinag-usapan, mga kababayan, ang about sa bakuna, kung ano po ang mga advantages nito para sa atin na tayo po'y nandito sa Metro Maynila, at lalong-lalo na rin sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. So, ayan, no? So, atin po yung pag-uusapan. So, ito ang tanong ko, mga kababayan ko, no? Payag ba kayo na huhulihin ang lalabas na walang mga bakuna? So, kung payag kayo, please don't forget to comment sa inyong mga kasagutan dyan, payag ba kayo o hindi. Actually, mga kababayan ko, ay ilan na lang pong porsinto sa ating mga kababayan ang hindi pa po nabakunahan. Majority po sa populasyon ng ating bansa ay bakunado na po sila. Ang iba ay meron na po silang first dose, ang iba naman ay meron na po silang second dose. Yan po, mga kababayan ko. Ito, sa ating nakikita dito, at ayon po kay PRRD, President Rodrigo Roa Duterte, na isa lang sa tinitingnan niya ang kaligtasan po ng lahat. Kaya po ay inuutos niya po ito, mga kababayan ko, para po maprotektahan po ang ating mga kababayan, at hindi po gaano lalawak pa, dadami pa ang mahawaan, mga kababayan ko. So ito, no, isa itong palaisipan. At alam ko po, mga kababayan, marami po sa ating mga kababayan dyan na hindi po sila papayag dito, at marami na pong sang-ayon. Sinabi po ni PRRD, mga kababayan ko, ayon po sa kanyang recorded statement saka talk to the sa kanyang programa, ay huhulihin po, mga kababayan ko, ang lalabas na walang bakuna. So, ayan, no, parang in favor ito sa hindi pa po bakunado na takot, no? Para in favor ito. At ngayon po, no, binalita po, mga kababayan ko, no, sa TV5 na meron pong isang barangay captain sa dito po sa NCR na gusto po niya po na lahat po kanyang mga kawani sa barangay, pati mga yung Tagalupon, ay magkakaroon na po ng bakuna. At ang sabi niya po ay hindi niya po mapigilan na meron talagang ayaw talagang magpabakuna, mga kababayan ko. Dahil na po sa kanilang mga prinsipyo, sabi po ng isang barangay captain, dahil po sa kanilang paniniwala. At ayon po sa isang meron ng isang matanda na ini-interview po, mga kababayan, tinatanong siya kung bakit ayaw niyang magpabakuna. Ang isa sa kanyang dahilan na ayaw siya magbakuna kasi matanda na siya. At ang sabi niya naman, ilang beses na po siyang nagkasakit, nalagnat, nagdasal lang po siya sa Panginoon, at pinoprotektahan naman daw siya. At umiinom naman daw siya ng mga kalamansi at nag-iingat daw siya. Isa din po yun sa mga kawani ng isang barangay, mga kababayan ko, na ayaw po niya talagang magpabakuna.
So ayun, no? Tulad ng sinasabi natin sa inyo nung nakaraang video natin sa ating mga live streaming, ay marami po, hati po talaga ang pag-iisip ng ating mga kababayan patungkol po dito sa gustong magpabakuna at sa hindi magpabakuna, no? So ayan po mga kababayan, ay kailangan po natin na maintindihan din yan mga kababayan, eh, dahil po ay napaka-importante po din yan na pag-iisipan natin kung sang-ayon ba tayo dito o hindi. So ito mga kababayan ko, no? Ito siguro ay isa sa mga tactics para lahat po mabakunahan, lahat po magpapabakuna mga kababayan ko, kasi marami po talaga na hindi naman natin masabi na sila po ay nagmatigas sa ulo, ayaw lang talaga nila. Una-una yung isang babae na habang ini-interview siya doon sa loob mismo ng barangay hall, ay sinasabi niya po sa media na takot talaga siya sa karayom kaya ayaw niyang magpabakuna. At sinabi po ng isang nag-interview sa kanya na hindi ka ba takot na mahawaan sa corona or sa Omicron variant, o takot ka lang sa karayom? At sabi niya na po, hindi po siya takot kasi nandyan naman ang Panginoon na handang magprotekta sa kanya. So ibig sabihin, no, matindi ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos mga kababayan ko. At kung saan ay ayaw niya talagang magbabakuna, at isa sa mga dahilan ay mga kababayan ko ay nandyan ang Panginoon at tatakot po siya sa karayom. Eh kayo, kung kayo dyan, nanonood ngayon, no? Ito ang tanong ko sa inyo, bakit ayaw niyong magbabakuna? Baka isa din po kayo sa takot sa karayom, o ano ba ang dahilan bakit ayaw niyong magpabakuna? So ito mga kababayan, no? At kitang-kita naman natin sa ating majority po, tulad po ng sinasabi ko, ay majority na po sa ating mga kababayan ay meron na po silang first dose, meron na po silang second dose. So ang iba dyan ay nag-antay na lang para sa booster, no? Kagaya sa atin, nag-antay na lang din po tayo mga kababayan ko. So ayan, at ito'y makatulong to sa lahat para hindi po magkahawaan itong pag-cancel mga kababayan sa Translation 2022 sa Puong Nazareno. So alam naman natin, no, every year po 'yan, no, sa January 9 ay mga kababayan ko ay 'yun po, no, pinagdiriwang po ang Puong Nazareno mga kababayan ko. So sa pamamagitan ng pag-cancel ay sa ating nakikita dito ay ito'y makatutulong po, no, sa pag mapigilan po ang pagkahawa-hawa nating lahat mga kababayan ko. So siyempre naman ang iba naman diyan ay gusto talaga nila ng ano, pero sinabi po ni PRRD na mag-online na lang sila. At sabi po ni Mayor Isko na aprobado at natanggap na po ang pag-aproba sa Simbahang Katoliko, particular sa Quiapo Church, ang pag-cancel. At naintindihan naman nila mga kababayan ko ang rason kung bakit ipinakansila ng ating pamahalaan ang Translation 2022. At ayan po, no? Noong dating mga taon ay ating pong nakikita kung noong wala pang COVID ay grabe talaga mga kababayan ko na mga debutong mga Katoliko ay dumayo po talaga sa Puong Nazareno, no? Ang iba magdala ng tawel, hahalik pa buong araw yan, at wala pang mga nagpaalang, no, walang mga tsinilas, at napakainit, no, at sakripisyo po yan, at yan po ang kanilang paniniwala, at atin po yung nirerespeto mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, kung patuloy po at hindi po ito pipigilan ang translation, at kung sakaling meron din po, eh malamang ay marami din po sa ating mga kababayan ang mahawaan, at hindi natin alam kung yung kasabay natin, kadikit natin sa kaliwat kanan ay meron ba silang mga coronavirus, yung meron ba silang COVID. So mas mainam na po at pinaghandaan ito na i-cancel po ang programang ito para po ay manatiling ligtas po ang ating mga kababayan. Pero ang sabi nga po ng iba, at yun nga, no, at kailangan doble tripling ingat, no, para kahit ikaw ay hindi ka man sumali sa translation, kung hindi ka rin nag-iingat ay may posible din
na ikaw ay mahawaan din, mga kababayan ko. Tama po yan. So, kailangan dobling ingat, no? At manatili tayong magsuot ng ating mga mask at magsuot po tayo ng siguro wala pa namang sinasabi na babalik tayo sa ano po, pagsuot ng anong tawag doon? Babalik tayo sa pagsuot ng face shield, no? Sa ngayon ay wala pa pong malinaw na sinasabi kasi nasa alert level 3 pa po tayo, mga kababayan. Pero baka in the future, no, ibalik naman. So alam naman natin, mga kababayan, no, ay hindi ka po makapasok sa bangko at sa ibang mga establishment kung ipapatupad po nila ang no face shield, no entry. Yung face mask, parang nasanay na rin tayo na kahit saan tayo nakapunta, bukod lang dito sa bahay ay hindi tayo nag-face mask. Pero pag tayo lalabas, magsuot po talaga tayo ng face mask, mga kababayan ko. So ayan ay isa sa mga makikita natin. At ayon po kay PRRD, ginawa po niya ang lahat niyan dahil po humihingi po sila ng mga advice, counsel po sa mga doktor. O ang gobyerno ay humingi po ng advice sa mga doktor at ang mga doktor ay nagsabi po sa gobyerno kung ano ang karapat dapat. Kaya nga lang, ang iba ay hindi po nila maintindihan kung bakit ganyan ang pamamahala ng ating gobyerno. Pero bilang law-abiding citizen sa ating bansa, mga kababayan, ay kailangang sumunod pa rin tayo, no? Kailangang sundin natin ang protocol sa IETF at sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa mga activities na mahigpit pong ipinagbawal, mga kababayan ko. Ay kailangang sundin po natin yan para all is well, no? Ayan, di ba? So, ganun-ganun.